What's up guys? At nandito tayo ngayon sa favorite tambayan natin dito sa Clark, Pampanga. Meron tayong itetest ride na bagong motor dito. Pinihiram lamang sa atin ito. Dinala nila sa ating bahay. Ano? Itong NK400. So tinignan ko kanina sa kanyang ORCR. Ang model ng motor na ito is 2020. No, bago natin na i-ride ito, sabihin ko muna sa inyo na meron na pong bagong model ang CF Moto NK400 na 2020 model. So ang kinaibahan lamang niya doon sa bago is ito ay hindi LED yung ilaw. So bakit ba natin ito i-review ngayon, ano? Bagkus napakatagal na nito. Bakit nga ngayon ko pa lang siya ini-review? Well, sabihin ko nang tapat sa inyo ngayon lang po kasi may nagpahiram sa akin ng ganito. At pangalawa, maraming nagtatanong sa atin kung ano ba ang pinaka-the best na beginner 400cc na motor. Kung makikita nyo banda dito is halos magkakatulad ang mga naked big bike, ano? May mga shoulder siyang paganyan, yung headlight niya is medyo mababa sa manubela, pagkatapos yung signal light nila is nakahiwalay, medyo mataas ang manubela, single lang yung suspension, patusok yung kanyang putan, ano? So dito sa CF Moto, ano, medyo nagandahan ako sa kanyang design at hindi rin siya nalalayo sa ating Z1000, ano? Yung pagkakadisenyo ng kanyang engine, malinis, at ang kanyang pagkakapintura, maganda, may halong gloss and matte. Dalawang disc brake na rin siya. Sa harap, ito po ay ABS. Harap at likod. Tapos yung kanyang suspension, yun nga lang, hindi inverted yung kanyang suspension sa harap. At yun, may tatak siyang CF Moto dito. Yung brake niya, ano to? JL? Ano to? JJ? J1? Ganyan tatak. Sa presyo niyang ito, dalawa na yung cylinder niya, di ba? Ayos. Tapos yung may-ari, pinalitan na niya yung kanyang canister ng SC Project. Okay. Tapos nilagyan na niya ng radiator cover dito. Tapos ganyan yung kanyang signal light, medyo okay naman siya, LED light naman. Ganito naman yung kanyang tail light, medyo okay na rin, patusok. Para sa akin lang yan guys ha, medyo fan ako ng mga patusok na tail light eh. Then ganyan yung signal light niya sa likod. Ang ganda ng rear fender niya, may nakasulat pa, CF Moto. And then ito yung ilaw para sa kanyang plate number, ayos ha. And then dito sa likod niya, malinis, pulido, no? Hindi magulong tignan. At mayroon pa siyang parang mudguard dito. Ayos ha. At para hindi masyado madumihan ng kanyang spring or suspension sa likod. So meron siyang nakalagay dito na S&H. Siguro ito yung soft and hard. So pwede siyang i-adjust dito. So okay ito ha. Meron siyang adjustment dito sa kanyang shock sa likod. Meron din siya ditong diikot. Ayan, iikutin mo yan para pwede mong i-compress or decompress ng kanyang spring. Pero yung kanyang suspension sa harap or yung tinidor niya, wala akong makikitang adjustment. Okay, so meron din siyang araro dito. At yung kanyang foot peg is may rubber. So maganda yan dahil una sa lahat, kakapit yung paa mo dyan. Pangalawa, wala kang masyadong maramdaman na vibration. Ito naman yung design ng kanyang upuan. Medyo magaspang siya banda dito, pati dito. Pero dito medyo smooth na siya, although may texture siya ng konti. At ito, maganda to, parang liha. Alam mo yung papel de liha? Yan, kapit na kapit yung puwit mo dyan, ano? So, ito yung kanyang lagayan ng gasolina. Hindi tulad ng ibang naked bike, nandito yung kanyang susyan. Ito, nasa manubela pa. So, meron din siyang mode na S&E. So, palagay ko ito ay sports and eco mode. So, may selector pa siya dyan. Though, kahit wala siyang traction control, so ito na yung magiging parang traction control mo. Kunyari, ano, yung sports mode, malakas. Yung eco mode, medyo mahina. So, basic lang na switch. So, may high siya. So, may high and low. Passing light. Bosina. Signal light. Kid switch and starter. Napaka basic. Basic din ang kanyang side mirror. So, ito medyo nagustuhan ko ang design ng kanyang instrument panel. Tignan natin. So, kompleto naman siya. May RPM, speedometer, odometer, ilaw, gear indicator, fuel indicator. So, ayos, di ba? Meron siya nakalagay na S. So, pwedeng gawing E. Ayan, ayos. Then, may pindutan siya dito, select and adjust. Pansin ko dito sa kanyang manubela, hindi siya masyadong straight. Yung parang nakatupi siya ng konti. Ganito, parang nakabend siya ng konti sa'yo. So, nasanay kasi tayo sa mga naked big bike na medyo parang diretso ang kanyang manubela. So, ito medyo itinupi nila papunta sa'yo. Mataas yung kanyang manubela, ha?
Ito pa yung mapapansin mo sa kanya, no? Yung kanyang sprocket sa likod, sobrang laki. Ito yung kamay ko. Malaki pa sa kamay ko. Ang laki niya. Grabe. Pero talagang ang number one na papasin mo dito pagka nakapark ng ganyan yung CF Moto NK400 natin is napakalinis ng pagkakadisenyo sa kanya. Walang masyadong magulo na nakikita. So syempre ito ay naked bike. So kitang kita yung kanyang makina. Pero dito ay napakalinis ng pagkakadisenyo. Ano? Pulidong pulido. Yan ang gusto ko ditong clean look ba. So ito naman yung kinagandahan din ng NK400 is yung kanyang seat height. So ako po ay 5'7", so tingnan nyo po ang kanyang seat height ay abot na po natin ano. Ang ating riding position, konting-konting naka-fold siya. Pero dahil mataas naman ang kanyang manubela, so sa tingin ko hindi siya ganoon na nakakangawit ano. So maganda yung riding position mo at mai-enjoy mo to kapag nagra-ride ka. So nasabi natin kanina na pwede siya as beginner 400cc na motor. Is kailangan talaga na abot na abot mo yung simento kapag nakahinto ka. At kahit na medyo may kabigatan siya, considering na 2-cylinder kasi siya guys, eh okay lang dahil hindi siya ganun kataas. Kayang-kaya siya ng average Pinoy height. Ayan. So ito yung levers niya. Ito yung preno sa harap. So adjustable din siya. Dito siya ina-adjust. Tapos dito naman sa kanyang clutch lever, adjustable din siya. So maganda yan. Adjustable. So hindi kasi pare-pareho yung haba ng kamay ng mga rider na sasampa dito. Okay, so try naman natin i-road test ang motor na to. Okay guys, bakit ko ba nasabing pwedeng-pwede ito para sa mga gustong mag-start na mag-practice? Teka, nalilito ako. Yun, papuntang NLEX, ano? Tama ba? Para mali. Sandali. Ay, ito, tama. Papunta tayo ng Shubik. So bakit ko ba nasabi guys, no? Una sa lahat, siya ay mura lamang. Nasa 219,000 lamang siya. Meron ka ng 400cc. Ang displacement po nito ay legit 400cc. Kahit tignan nyo pa sa kanyang ORCR, ang nakalagay is 400cc talaga. Pangalawa, hindi siya ganoon kalakas. I mean, mabilis siya o. Pero yung torque niya, hindi ganoon kalakas ng kanyang sipa. Yung tipong hindi ka maiiwan sa motor kapag ginamit mo siya. Kahit gaano mo siya hatawin, wala siyang effect na parang maiiwan yung katawan mo. Kaya ganun siya kaganda. I mean, hindi ka mabibigla. Siyempre, kung mahilig ka sa mga motor na mabibilis, eh, siyempre, pagtaas ka ng CC. So, sa ibang mga na-try kong 400cc na motor, eh, ito yung nakikita kong pinaka the best para pag-practicean mo. Yung bigat naman niya is hindi nalalayo sa mga 1000cc. Mabigat din siya. Mararamdaman mo rin yung pagiging big bike niya, no? Pagkatapos, sa maintenance naman, since dalawa lang naman yung piston nito, hindi ganun kalaki ang gastos mo once na nagpa-maintenance ka. Okay, so sa bigat niya guys, kung madalas tayong dumadaan sa expressway, kailangan kasi natin yung medyo mabigat na motor eh. Kagaya dito, open na open, walang mga building sa paligid, malakas yung hangin dito. So kapag magaan ang motor mo, talagang matatangay ka. So i-consider mo pa yung bilis mo, what if kung naka 100 kilometers per hour ka pa or higit pa, eh biglang humangin na malakas, or di kaya naman eh may truck na in-overtake ka or um-overtake sa'yo, mararamdaman mo matatangay ka talaga. Kaya tamang-tama yung bigat ng NK400 para sa ganitong klaseng kalsada. Hindi naman din siya ganun kagastos pagdating sa gasolina. Pwede mo naman siyang gawitin as pang-araw-araw na motor. Halimbawa, ang lagi mong trabaho is bandang Manila and then nakatira ka sa Pampanga, pwede siya na pang-araw-araw. Kasi paano kung 1000cc motor mo, then yun ang gagamitin mo pang trabaho? Hindi, para ka rin naka-core wheels, di ba? Sa lakas ng gusto mo ng 1000cc. So, mas maganda mag-kotse ka na lang kung tutusin, di ba? Relax ka pa. Pero dahil meron tayong 400cc na motor na kagaya nito, eh di hamak na mas tipid ito kesa sa 1000cc or sa mga 4 wheels, di ba? Kaya okay to. Pasok to as everyday use din para sa akin. So nasa
166 kilometers per hour lang natin siya na ipatakbo, no? So pitik lang yun, guys, sorry ah. Lalabas na tayo. Isa pa sa nagustuhan ko dito, guys, napakalambot ng suspension niya sa likod. Yung sa harap, sakto lang. Oh, malambot nga. Yung wala akong maramdaman na talim tulad niya, no? Nung nagamit ko yung GSX S1000, bagkus napakabigat nun, pero ang tagtag niya, no? Siguro talagang wala sa bigat yan, nasa suspension talaga. Since ito ay adjustable, kaya siguro naiset nung may-ari na malambot siya. Kaya lang nakikita ko dito, kahit malambot yung kanyang clutch, no? Malambot yung kanyang clutch lever, ano? Pero matigas naman yung kanyang cambio, no? Oh. So kapag ka inyo-neutral natin siya, mahirap kapain. Tignan mo, sumusobra ng segunda. Kaya hindi natin maapakan ng konti dahil matigas nga. So kailangan natin apakan ng todo. Kaya lang, ang nangyayari, sumusobra sa neutral. Nagiging segunda, no? Kaya yun lang ang naging problema nito. Matigas ang kanyang cambio. Hindi yung clutch, guys, ha. Ito yung clutch, eh. So yun, yun lang ang matigas sa kanya. Okay, sa arangkada niya. Hindi ganun katalim. Hindi ganun kalakas yung kanyang torque, guys. Kaya hindi ka mabibigla dito sa motor na to, no? Mag-a-adjust ka na lang sa bigat niya. But kung malakas ka naman, lalo na yung hita mo, malakas naman, di kaya mo siya. Pero yung torque niya, hindi ganun kalakas. At syempre, kapag babiyahe tayo ng Manila, no? Agad-agad traffic yan, sigurado, no? So para sa akin, hindi naman siya ganun kahirap. Isingit-singit at napaka-komportable niya, no? Malambot naman yung kanyang upuan, mataas ang kanyang manubela, so naka-straight pa rin yung katawan natin. Konting forward lang, pero konti lang, no? Medyo nakakailang lang yung kanyang manubela dahil hindi siya diretso. Kumbaga, hindi siya nakaganon kasi nakapaganyan siya, no? Tapos ang pagbomba dito sa motor na to, eh medyo delay lang. Yun nga siguro dahil piniprevent niya ng masyadong malakas ang motor. Although kahit naka sports mode tayo, no, pag binomba mo, delay. Lambot ng shock talaga nito. Gustong gusto ko yung shock niya. Para akong naka-orange dito. Pero kung ako dun sa may-ari, guys, since hindi naman siya 4 inline or 3 cylinder, hindi ko na papalitan yung pipe nito, no? Masyado kasing nakakabulahaw yung kanyang tunog. Lalo na't naka-SC project siya and 2 cylinder lamang siya, no? So hindi smooth ang tunog. So masyadong bulahaw. Diba? Nakakabulahaw. Ayan, guys, kapag ka tinatanong nyo ako which is the best beginner 400cc, no? Ito na yung isa sa mga may sasuggest ko. Bilang nakatira sa Luzon, kami po ay merong expressway. Kaya marami po ang may gustong magkaroon ng 400cc or above na motor para makadaan po kami sa expressway. Maaaring hindi nila maintindihan kung bakit pa gusto nila 400, eh meron naman 300cc na kasing lakas naman ito. Kalimbawa na lang, Yamaha A3, 2-cylinder din naman yun. So, di hamak na halos pareho lang din naman sila. Konti na lang ang diferensya, but di na lang yun, di ba? Yun po ang reason kung bakit kaming tigaluson, eh ganun po. Halimbawa naman, kung gusto mo lang talagang magmotor ng malakas, halimbawa i-start ka ng 400cc, ito pwede rin ito. Yun nga lang, hindi ganun kalakas yung kanyang torque. As in, hindi. Dahil nasanay ako sa malakas, kaya ako nasabi to. Pero kahit naman siguro beginner ka, ano, hindi ka naman mabibigla dito. Pero pagdating sa dulo, yung duluhan na, yung halimbawa naka 5th gear ka, isasagad mo and then saksak mo ng 6th gear, mabilis siya. Kahit paano naman, napa 166 kilometers per hour natin siya. Yun nga lang, hindi ganun kabilis, no? Pag sampa niya ng 155, medyo gumagapang na siya hanggang 166. Sa bigat niya, mabigat siya kung tutusin. Pero kailangan kasi natin yung mabigat pagdating sa expressway, no? Pero wag naman yung sobrang bigat na tipong mahihirapan ka na pagdating sa traffic, ano? So nakita nyo kanina sa may bandang
downtown ay hindi naman tayo nahihirapan kahit marami tayong mga kasabay na motor. So yun lang ang masasabi ko sa motor na ito. I-consider nyo rin itong CF Moto NK400, lalo na yung 2021 model, no? Ito kasi pinalitan na yung kanyang headlight bulb, kaya LED na siya ngayon. So yung bago, maganda na, thanks to improve naman dito sa ating motor. Siguro sana dagdagan nila ng konting torque, medyo na mahina, you know? Nakukulangan ako, pero sabagay, pangbigider nga naman to, no? So pero sa akin lang yun, guys. And then sa forma niya, okay na ako. Sa kulay, okay na rin ako. Napaka-aggressive din yung kanyang itsura. Although yung headlight ng 2021 model, medyo parang basic headlight lang siya, wala siyang kakaiba sa kanya, pero at least LED na siya. Yung headlight kasi madalas ang tinitignan natin, eh doon tayo bumabase kung maporma yung motor o hindi, eh. Sa headlight talaga, eh. So yun sa cambio niya, sana mas malambot yuto itong cambio niya. Baka ma-misinterpret kasi ito yung clutch, malambot naman, eh. So yung cambio sana medyo malambot, ano. Ayun, sa display naman niya dito, mas maganda siyempre kung colored siya at mas detailed siya. Pero okay naman ako dito, kaya lang kung isasabay mo siya sa mga bagong motor ngayon na yun, medyo basic pa siya, kumbaga napag-iiwanan pa siya. Kaya lang siyempre, magsasacrifice naman yung kanyang price, no? So, pero okay na rin to. Sa akin lang yun, guys, ha? Sa akin lang. And then, yun, wala na. Okay na ako dito at sana hindi na lang pinalitan yung tambucho niya para hindi bulaw. Anyway, hindi naman din responsive yung kanyang throttle kapag binomba mo. Tingnan mo, parang nalulunod. Parang pigil, alam mo yun? Oh, ito mo, sasagad ko na. Oh, wala, walang bomba. Oh, sir. Apo? Sir, pwede nga naman makayong sticker. Paano mo ako nakilala, sir? Sir, kasi lagi kitang pinapas. Paano mo ako nakilala? Iba naman yung motor ko, sir. Na, sir. Na, lagi mo kasi pinapose ko. Oh, sir. Thank you, sir, ha? Kasama ko. Ah, anong pangalan mo, sir? Ah, Mibar po. Sir Mibar. Oh, pakibigay na lang doon sa kasama mo, sir. Sir, salamat po. Thank you. Oh, solid, solid. Sir, nakikita na yung kita, sir, eh. Thank you, sir, ha? Sige, sir. Salamat. Sir. May nakakilala pa. Yan ang mga solid na viewer natin, guys. Kilala tayo kahit iba yung motor natin, ano. Mustang. Dito talaga sa Angeles City, madalas kang makakita ng Ford Mustang. Pulang pula pa. So ayun, guys, maraming salamat po. At ayun, tinest ride lang natin itong motor na ito. At maraming salamat doon sa nagpahiram sa atin. Hindi na natin sasabihin kung sino. Guys, pakicomment na lang din dyan kung ano po ang gusto pa ninyong itest ride po natin, ano. Tayo naman dito ay open sa kahit anong klaseng motor, kahit anong brand pa yan. Swerte nga tayo at maraming nagpapadala ng motor sa atin para i-test ride lang at kahit hindi na talagang review, no. Sa mga gusto magpa-review naman ng motor or magpa-test ride, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Ayan po sa inyong screen ninyo. May admin po akong nakamonitor dyan. Sinasabi naman po sa akin yan lagi ng admin kapag may importanteng message. Alright, guys, sana marami pa tayong ma-test ride na motor at hindi naman tayo namimili kahit underbone pa yan. So dito ko muna tatapusin ang ating vlog, guys. Napaka short video lamang niya, at least na-experience natin itong NK400. So bago natin tapusin ang ating vlog, paki-check nyo po muna ang ating next episode. Meron tayong pupuntahan ngayon sa Valenzuela. Kaya lang may problema. Bakit tayo umandar, Dave? Hindi ko nga din alam po. Ikaw ka dyan. Ikaw? Dito lang yan? Oo. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Loaded na loaded pa naman si Dave. Dave, anong dala mo? May dala ka tubig dyan. Anong tinanong mo?
Tinanong ko lang kung kilala niyo si ano, Sir Reed Moto Vlog. Oh, tapos. Kilala ka daw nila lang. Sir, copy po kami. Ah, copy kayo. Okay, ito pakita ko lang yung product namin. Hi, Kuya Reed. Ma'am, ito yung sticker namin. Kuya Reed ka ba? Alright guys, maraming salamat po. Abangan niyo po yan, ha? Mga after 3 days or 4 days, yan depende sa edit ko. Makikitaan muna ako dito sa walking street. Sarado dahil pandemic, walang masyadong tao. Bye bye, reverse speed.